warmest greetings to the producer, staff, and host of DZME Target on Air radio program. Over the years, you have provided the public with reliable news and information, as well as insightful commentaries and features. May you remain a strong partner of government in building a more informed and empowered citizenry. Congratulations, and I wish you all the best. Ito, meron hong panawagan, mga kaibigan. Ito hong si SMB, Senador Manny Pacquiao. Bumisita ka makailan eh. Adyan ho sa Benguet, adyan ho sa Baguio. Ang plano ho ni SMP, ni Manny, sabi niya dapat daw hong imbestigahan, dapat daw hong siyasatin, dapat daw hong... kumbaga, dalin ho sa Senado itong usapin na to regarding ho dun sa 9 billion. Ito daw ho yung rock netting project mula ho dyan sa Benguet na kinakasangkutan ho mga kaibigan ni Axis, CIS, si Congressman Eric Yap. Diba siya ho yung caretaker dyan ho sa Benguet? Meron ho dyan depensa mga kaibigan. Ito ho si Kong Eric Yap. Tama naman ho yung sinabi ho nung mama. Ho sinabi Garex. Sabi ho ni Kong Eric Yap, abay dapat daw ho alamin mo ng mabuti kung bagay imbestigahan. Hindi ho yun nagpapaudyok ho siya. Kumbaga kung ano ho yung isinubuhon dokumento, abay in pronto babanggitin ho sa publiko. Ganun ba yon? Yan ba ho yung mga legal advice? Kumbaga, yun ho yung nakapalibot ho kay SMP, kay Senator Manny. Kumbaga, wala na ho siyang check and balance kapag isinubo ho sa kanya. In pronto, babanggitin ho niya. Ito kasi may kaugnay ho dun sa 9 billion. Yung infra project, dyan ho sa Benguet Province. Teka, kung natatandaan niya. Di ba yung... yung sinasabing anomalya ho dun sa DSWD, medyo nainip po ang taong bayan eh. Abay, bakit kamo? Sabi ho ni Manny, meron daw siyang na-expose. Hanggang ganun lang eh. Ngayon, ang punto de vista ho dito, ng batang congressman, na si Eric Yap, kumbaga huwag ho siyang magpadalos-dalos. Diba kailangan imbestigahan at alamin niyang mabuti. Teka, ang sabi kasi ni Pacquiao, di ba siya ho yung chair ho ng Senate Public Works and Committee, abay dapat daw ho imbestigahan itong project na to. Kasi yung pagbisita ho niya dyan sa Baguio City, sabi ho nung mama, teka, nasa 25%. Ha? 25% pa lang yung nagagawa ho dun sa project. Teka, bakit daw ho pinondohan ng 9 billion? Kumbaga, kino-question ho ni SMP, Manny Pacquiao, bakit daw ho inilagay si Kong Eric Yap, ginawa daw ho caretaker dyan ho sa Benguet, samantalang taga-Davao ho yung mama. Si Senador Manny naman ho, boss, lagi mong tatandaan, iba yung bulong dun sa sigaw. Ngayong pandemya, kumita ng pera at tumulong sa pamilya. Maging sales agent ng Sabong International. Work from home at di kailangan ng puhunan. Paano? Madali lang. Visit reseller.sabonginternational.com. Apply na. Keep it fun. Game responsibly. Sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts fully digital AM power stereo transmitter, ito ang DZME 1530, numero uno sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, aliw, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Karex Kayanong sa Target on Air.